Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Nag-attend ako dito ngayon para bubutasan ko po. Maraming po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot. Kapag hindi niya masagot, doon nakikita na meron po siya talagang itinatago. Senator Rafi, you have the floor. Good morning, Mr. Chair, Madam Chair. Senator Win Gatchalian, I've seen the transcript of the previous hearing in this committee pertaining to the investigation being conducted, and I saw also the videos wherein lumilitaw para bang teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Blockbuster to kapag ito ay ginawa nating teleserye kasi fairy tale. Siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm, tapos nag-aral sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Hindi po kapani-paniwala. Marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin ay yung pong midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file siya ng late registration, sino po doon kung saan siya nag-file ng late registration ang tumanggap. Pangatlo po, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi syempre, if you have a farm and it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para ma-aprubahan yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin pong patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya, na nag-last term na, and she was endorsed by that mayor to take his place. So, syempre, si mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya endorse o itong si Mayor Go, kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin yung mga suki niya na pinagbebenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya lumaki siya sa farm and she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. And who are those people? Hindi naman pwedeng sasabihin niya, hindi ko kilala yung mga taong yun. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor Go, marunong ka magkapampangan? Magandang umaga po, Senator yes, Rafi, Madam Chairman, Sen. Win. Ditaklamo po yung aking kapampangan po. Hindi klaro. Hindi po. Konti lang po yung alam ko po. Konti lang po. Okay. Yun nga yun eh. Matagal ka sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people that work under you, of course, they speak Kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for 2 years, from kinder to grade 1, and yet, natuto ako magsalita ng Chabacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people with your staff sa farm mo, at hindi ka natutong magkapampangan, konti lang. Ako, malawak ang Chabacano ko. And I only live in Zamboanga for 2 years. At a very early age. In your case, from start hanggang ngayon, nasa Tarlac ka na ang primary language doon ay Kapampangan, and yet konti lang. That's unbelievable. That's very amusing. Tell it to the Marines, sabi pa nga nila. So mamaya po, Madam Chair, yes, marami akong katanungan na
sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Maraming salamat po, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. And tatlong birth certificates ninyong tatlong magkakapatid na kinonfirm ni tatay mo na sina Sheila at Siemen Lialguo ay mga kapatid nyo. Pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. At date din ng kasal ng magulang ni Sheila Lialguo, na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Lial, pero hindi date ng marriage ng magulang ni Siemen Lialguo. Na pareho din sina Angelito Guo at Amelia Lial ang magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yun, iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ayoko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Madam Chair, pwede mo kasi yung ito. Alright, Sen. Rafi. Okay, ito lang, Mayor, ano. Sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Lial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Kwento ba yun sa iyo ng papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay. Na-disclose. Okay, so lumilitaw dito, amo yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutos ng pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi marriage, sabi rito eh. Marriage sila. Your Honor, as much as possible, pa na ayaw ko pong sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, ano, siyempre tatanay mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo, paano nangyari? Your Honor, hindi ko... Ang sinasabi ko lang po kasi, it will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal... Kumbaga, oh, no, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigyan ng mga information about you, about their lives. Kasi paulit-ulit mo sinasabi sa hearing na to, kasambahay, kasambahay, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas po na kawawa ka, na galing ka from humble beginning, and nagsikap ka, umamang ka, etc. Hindi, don't use that word kasambahay, kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody, no, madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung tata, yung nanay mo, kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate, and what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung papa mo? And then, again, sinabi ko na to for the nth time, and hindi ka interested na si papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na bakit kaya ito si papa sinungaling? Bakit kaya si papa ay magsalita? Siyempre, usyosohin mo yan, papa. Sinasabi mo, kasambahay si mama. O, pero kasal pala kayo ni mama. Papa, dalawang beses kayo kinasal ni papa. Ay, papa, dalawang beses kayo kinasal ni mama. Bakit? And yet, you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple you should have asked, but you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen. Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay wala ko. Wala po tayo, madam, wag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kami sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Kasi Sen. Rafi, hindi tumatagpo.